Magandang umaga. Ano yung dala? Sir, yung ano, yung Vault 5 na ano, yung coin bank. Vault 5 coin bank. Yes. Ang plastic. Mukhang galing lang sa yan, ha? Ano ba? Paglagyan sir? Vault 5 coin bank. Goma ba siya? I think pasok din. Try nga natin. Oh, goma. Ano ito try mo? Hindi pasok. Mabasa-basa pa. Hindi, may ano. Hindi, nag-voice lang siya. Oh, hindi ko nga alam kung nasa loob dun. What is 5 coin back? Saan man ang galing yan, boss? Ano, sa tito ko, sir. Magkano naman ito binibenta? Nasa eBay kasi yung complete set niya, nasa ano, nasa $95 ba yun. Ito sir, 3.5 din naman sa akin. 3.5. Kasi rare naman yung ano niya. Anong alam mo sa Vault 5 coin ba? Pero kung nag-base sa eBay, di ba? Pwede mo naman i-post so, yung presyo na gusto mo sa eBay. Gusto natin tawagan para dito. So tawagan natin dito si Sir Mike Pagulayan dahil ito. So titingnan natin na may tatawagan lang tayo. Kasi love, so search mo. Tingnan mo yan kung anong year siya. Hanapin mo. Tingnan natin. Ah, may pera sa loob. Good morning, sir. Good morning. Sir, ito meron siyang dalang Vault 5 coin bank. Condition may konting sira sa ilalim. Tapos okay naman. So, original naman yung takip eh. Oo. Alam mo to. Okay, okay. Alam mo to, sir? Yes, yes. Alam ko yan. Isa sa mga toys ng ano ng Vault 5 yan. Tignan nyo kung may tele-success. Tele-success? Yes, meron. Oh, ayan. Oh. Original yan, sir. Presyo? Presyo. Anong year ba ang sanat, sir? Anong year? Kasi yung mga viewers natin usually tinatanong anong year ba to made. You think what year to? Wala kasi nakalagay na year eh. Yan naman. Actually, wala talaga nakalagay na year yan. Pero upon my research nung mga may mga ano ko dyan, early 90s. Early 90s. Early 90s. Early 90s yan. Early 90s. So kahit saan mo tignan yan, hindi, wala talagang definite year yan. Pero lumabas lahat yan kasabay ng mga coin bank na malalaki. Meron pang coin bank na buong malaki yan eh, parang kwadrado. Oo. So ang presyo niyan sa market value, minsan nakapagbenta ako niyan, 1.5. 1.5. Alright. Oo, 1.5 sa live ko yan, sa live ko. So yun. 1.5 ang range niyan. Okay. Sa condition niya naman, kasi dito tinitignan namin yan yung yellow, yung spike niya sa taas. Kung buo okay, pa yan, so, medyo mag... Oo, ayan. So maganda naman yung condition niya. Pati yung kulay dilaw sa may dibdib niya, okay naman. Hindi ba repaint yung mga ganito? Hindi ko kasi masyado maaninag yan. Pero madali lang yan. Usually, pag nirepaint yan, makintab masyado. Kasi naman, ang kulay ng mga ganyan, ano eh. Yung old paint, medyo... Nasabi sa akin yun, sir, ni ano kahapon. Pagka old paint pala, hindi siya masyado makintab. Pag matagal na yung ano paint, siya, no? Flat siya, flat. Yes. Flat siya. Flat color. Madalas yan, may mga iba na nagre-retouch ng ganyan. So... Minsan naman, hindi naman din kasalanan na nagbebenta kasi minsan nabili niya rin sa isang collector yan. Siyempre, pag halimbawa ako, meticuloso akong collector, nakabili ako ng pangit, dinadala ko sa mga ibang mga magagaling talagang magpinta. So, siguro ganyan. Pero, oo, mahalata mo kaagad yan eh. Makapal siya masyado.
makapal yung magiging parang pintura niya. So ay, usually repaint na to Sir Mike kasi meron din siya ang tama. I can send you pictures. May para siyang yung paint niya parang nano sa gitna. Ayun ah. Kung nakikita nyo, there are signed na, may signed na ano sir eh. Tignan mo, ilalapit ko lang kung makikita natin na. Ayun talaga, send ko lang ng picture. Magkakaroon, sir, magkakaroon ng parang ano yan eh, kala mo may mapa. Oh, yun, okay. Yun. And this one to this one. So, yan, yan. Yan ang kadalasan na ano, kadalasan na mapapansin mo kung repainted yung mga ganyan. Hindi, yung sa baba, hindi to repaint. Ang repaint lang yun to, medyo. So yun sir, maraming salamat sa inyo. Dami ko na naman natutunan sa inyo. Ang galing nyo talaga when it comes to toys. So, pwede nyo promote yung ano nyo sir, yung ating yung page mo. Ano po ba ulit yung page nyo sir? Actually, ang page ko lang, wala naman akong page eh. Kuya Mike Pagulayan lang eh, Toy Picker. Ayan, naglalive po ako. Kuya Mike Pagulayan, Toy Picker. Toy Picker, opo. Alright, maraming salamat Sir Mike at sa susunod po ulit, tawagan ko kayo. Maraming salamat Sir, thank you po. Okay po, thank you rin po. Ayun, so katulad ng lagi ko sinasabi, yung eBay hindi kasi siya basta yan. So, pwede kang maglagay nga ng price doon na $100 pag may kumagat, jackpot ka. Pero ang price nito sa mga collector, sa mga ganyan, nabibenta na lang ng 1.5. So, syempre, 1.5 siya nabibenta, eh, hindi ko siya pwedeng bilhin ng 1.5. So, at saka yung paint niya may ano? Siguro kung bibilhin ko to, Loves. Ano? Magkana mo ito bibilhin? $800. Bumpy na bumpy na. Pasok pa. Dahil mataas na gas. Mataas na gas ngayon. So ano labs? 1K daw siya. Ano? Siyempre siya pa muna sinusuri mo na maigi. Ni labs. Ano? Sige. Okay. Para lang yung 200 is pamusahin ko. Alright, so 1K boss, mag-deal tayo. Pasensya na, sir. Madali lang, ito lang, babayaran natin. 1K, 1K. Eh, boss, bakit ito? 1K. May dala ka pa ba? Baka sarali yan. Pero 1K. Sige, tignan natin yan. Sige, tignan natin yan. Ah, mga toy. Alright. Ah, imagat to, sir. Meron naman siyang value. Kaso, ito yun. Ito, mga Ultraman. Wala na rin yung, ano niya eh. Baka lang magustuhan niya. Patrol, oh. Ito yung sa copy ko nagbebenta to. Yung ganito yung mga toys ng mga luma. Parang binibenta niya 150 ganyan. Si Jollibee. Kaso ano yun, pinutulan lang kami. Ay! Oh my god, kawawa naman si Jollibee. May hindi ka si Jollibee kasi. Madaming toys, no? Ito sir, pan-display yun. Si Ultraman. So mga yung ganito sir kasi actually sige dahil malapit na matayo yung aming munting shop so wala natin ng mga pan-display kaya bibiling ka yan 100 each sige okay. Alright so 1.5 bigyan mo na 1.5 so talagang display natin to Labs kung nakita mo pag nakita mo kapag dun sa ano labs mo sa pinunta namin gabon, dami rin yung mga taruan ng mga ganyan-ganyan, ng mga maliliit. Ito si Ultraman, o oh, diba? Wow, original na Ultraman. Alright, so maraming salamat sir sa pagbisita niyo sa okay. Post up. Thank you po. Good morning. Yung deal naman namin ni Boss Toyo, naging okay naman. Kasi hindi naman na ginagamit yung mga laruan na yun, naka ano na lang, at least na pera pa. Maraming salamat sa Pinoy Pawn Stars.